So, good day to each and everyone na nanonood dito sa channel ko. Okay, so, wala nang paligoy-ligoy, didiretsyon ko na to, no? So, by the way, no, kapag narinig natin ang salitang science, when we are in elementary years, actually, medyo yung mga utak natin is, gusto natin mag-explore sa mga bagay-bagay na kung ano man yung gusto natin tuklasin, no? But at this time, no, darating at darating din tayo doon, no? But, for the meantime, i-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng science. So, ano yung ibig sabihin ng science? Science is a systematic body of knowledge based on observation and investigation being amassed so as to form a basis of truth. From the word itself, systematic body of knowledge, no? Systematicong pamamaraan. Ano ibig sabihin ng salitang systematico? Naka-organize, nagiging maayos lahat-lahat, no? Depende sa mga facts or mga ideas or concepts na gusto mong maklaim basta meron kang evidences based on your observation. Then magre-raise up ka agad ng question hanggang sa gusto mong mag-formulate ng hypothesis, gusto mong mag-analyze ng data. Hanggang sa pag-analyze mo ng data, meron ka nag-gather na data eh. Kung saan, dun ka na nag-undergo ng tinatawag natin ang investigation to form a basis of truth sa bandang huli, which is yung tinatawag natin na conclusion. Ginagamit natin kadalasan sa science ang tinatawag natin na scientific method, no? Alamin natin ang ibig sabihin ng scientific method mamaya. But next, science is what scientists do. Yan ang kadalasan ginagawa ng mga scientista, no? Yung mga scientista, mga scientist na yan, kadalasan sila yung nag-iimbento, or kung ano man yung mga gusto nilang madiskubre, sila yung mga nagpo-formulate ng mga ganung bagay na sinabi ko. Science is trying to explain the world around us. Nakikita naman natin yan. And then, science is a way of thinking. So, anong klaseng pag-iisip ang meron ng mga scientist? So, sa pamamagitan ng logical and mathematical way or naturalistic way. No, actually madami din eh. But maraming uri ng thinking ang meron dito when it comes to those scientists na kung ano man yung gusto nilang matuklasan, but in their way of thinking nagiging logical yung or ina-apply nila yung tinatawag na critical thinking. No, and then critical thinking yung ina-apply ng mga scientist, no, para makahanap sila ng something strong evidences sa kung ano man yung gusto nilang tuklasin. Next, one of the examples of science, no, is yung tinatawag na or mga scientist, no. Example nito is a physicist, no. Physicists, sila yung nag-aaral tungkol sa physics, no? Malalaman natin kung ano ibig sabihin ng physics. A physicist tries to understand how the sun gives us light, no? Yun yung example, nakita nyo naman sa image, no? And then next, one of the purpose of science is to know and explain the natural universe, no? And then, science starts with a question. Malalaman nyo rin siya next lesson. Then, science assumes that the universe is orderly and can be explained in a properly manner. Lastly, science is unbiased. They are objective, not subjective. No? Kapag sinabi natin bias, meron kang kinikilingan. No? Meron kang kinikilingan or something na gusto mong ma-prove yung ganitong bagay. So, mag-iisip ka ng paraan para magkaroon ng duga, no, yung bagay na gusto mong gawin para lang ma-prove mo na tama siya. So, magiging bias ka. So, kapag nagiging bias ka, hindi siya nagkakaroon ng tinatawag na fair testing. Malalaman natin mamaya kung ano yung differences ng bias and then fair testing sa next lesson. So, medyo ang dami na natin kailangan pangabangan, no? Significance of science. So, one of the significance of science which affects society by bullet number one, stimulating thought, no? Kung naisip natin si Jimmy Neutron, no? Kapag nandun siya sa isang critical na sitwasyon, umaandar yung kanyang utak, no? So, isip, ayan na, punti-unti pumapasok sa ulo na niya hanggang sa may mismong utak. Ayan, nakikita natin na nag-stimulate yung kanyang brain to formulate some ideas, concepts, or thought para masabi niya kung ano yung mga dapat niyang gawin dun sa critical situation na nararanasan niya, no? Then, next, satisfying curiosity. From the word itself, curious. Gusto mong alamin
yung bagay na something na magkaroon ka lang ng certain idea or knowledge regarding doon. So, pipilitin mo siyang alamin. Lahat naman tayo ganun eh. Naka-curious tayo eh. O something na nagiging interested tayo sa ganitong bagay, alamin din natin, no? Diba? Ganun naman tayo eh. The next, influencing views of the world, no? So, true scientists, no? On all aspects, for example, medicine. Sa panahon natin na naranasan ngayon, which is yung COVID-19, dito na-experience yung magkakaibang mga pananaw regarding sa kung ano man yung alternative solution or yung, sabihin natin kung ano man yung mga life-surviving medicines na or drug na kailangan i-intake ng mga pasyenteng merong ganong sakit. So, through some influencing in views of the world, may influensya yung mga tao na, ay, ito na pala yung ano mas effective. So, ito yung kadalasan na gagamitin. No? Then, last one, providing knowledge necessary for new technological advances or technological advancement, no? So, ito na yung tinatawag natin na application of science, yung tinatawag na technology. So, next, science versus pseudoscience. So, meron tayong dalawang table, no? For an aspects of comparison. Sa science, it follows the evidences wherever it leads. So, kailangan may strong evidence ka para magkaroon ka ng lead na magja-jumping ka sa tinatawag na conclusion. And then, you sue the science, it starts with a conclusion, then works backward to confirm that it is a truth. Which is parang may mali din naman. Kumbaga, ang pangit naman kung magja-jumping ka agad sa conclusion na hindi mo pa nakikita yung mismong pruweba. What if nakapag nag-start kasi kung nag-start or nag-jump up ka kagit sa conclusion, then medyo sablay yung ano mo, pag-gather mo ng evidence. So, tayo lang din yung nagkakamali, di ba? Then, next part, in science, they embrace the criticism, no? So, kumbaga, patuloy pa rin silang tumatanggap ng something na constructive criticism para mag-improve yung mga ways, no, on how to gather a data or somewhat, kung ano man yung claim mo sa mismong evidences na yun. And then, sa pseudoscience, they are so hostile to criticism. Ano ibig sabihin ng hostile? They are opposed, no, to criticism. Ayaw nila ng criticism mo. Kasi, hanggat maaari dyan, nagli-lead siya sa tinatawag na argument or debate, no? No? Kumbaga, nagiging nonsense din naman yung nagiging part na yan. And then, next, uses precise terminology with clear definition. So, mas malinaw pa sa malinaw, mas maliwanag pa sa buwan, at mas maliwanag pa sa sinag ng araw, no? Ganun talaga, mas precise, mas accurate yung mga terminology at yung mga definition ukol dun sa mga bagay na gusto nilang malaman, no? Or sa mismong termino na yun. And then next, in pseudoscience, they use vague jargon to confuse. Kapag sinabi nating vague, hindi gaano malinaw. And then yung jargon, kadalasan ito yung mga specialized terminology eh. No, na kung saan, hindi natin basta-basta nakikita sa kalendaryo. Kumbaga, nai-invento lang, di ba? The next, in science, they are properly consider all evidences and arguments. No? Yan. And then, next, in pseudoscience, they picks only favorable evidences, relies on testimonials or weak evidences. So, dito may pinapaboran sa pseudoscience. While in science naman, they consider all evidences and then arguments. Lahat, no? Hindi nagkakaroon ng tinatawag na bias. Nagkakaroon ng fair testing dito sa science. While about sa pseudoscience, nagkakaroon ng tinatawag na bias. Next, uses rigorous and repeatable methods. Yun ang science, no? And then, in pseudoscience, they can use flawed method with unrepeatable results. So, hindi, kumbaga na-test lang to ng, sabihin natin, isang beses lang, hindi na naulit. So, kailangan, itest natin ng itest hanggang sa maging effective yung bagay na kung ano man yung claim mo, no? Regarding sa mismong conclusion mo. And then, last one, in science, they follow careful and valid logic, no? So, ano yung logic, no? Ito yung criteria ng validity, no? Ng inferences na kung ano yung claim mo. Yun yung science, no? They can follow careful and valid logic. What about in pseudoscience? They uses inconsistent and invalid logic, no? So, mas maayos yung science compared sa pseudoscience.
Next is the benefits of science. So meron tayong anim. Actually marami dapat, marami naman talaga tayong benefits eh. Pero anim lang yung pinili ko. Number one, they develop technology. So yun yung application ng science. The next, address societal issues. Kung ano man yung aspects ng societal issues natin, pwede natin masabi or may address no sa mga eksperto para masolusyonan yung mga bagay na yan. And the next, build knowledge, inform policy. No, they can, we as a scientist, no, kiklaim na natin scientist tayo na tayo ay mga, tayo ay magpo-formulate ng sarili, magko-construct ng sarili nating way, no, to formulate some ideas, concepts, eh, no, and then inform policy, satisfy curiosity, katulad na sinabi ko kanina, and then solve everyday problems, no, through the means of scientific method. So, ayan. We must need to differentiate between the meaning of pure science and then technology. So, ano yung meaning ng pure science? So, in pure science, they search for scientific knowledge, no? So, meron tayong apat na branches ng pure sciences, no? Apat na study, or apat na branches or study, kahit alin man dun. But, meron tayong apat, no? So, una is mathematics. Ba't yung mathematics nandun? Kasi katulad ng sinasabi ng iba, science is, mathematics is the language of science. Malalaman natin yan mami. And then matutuklasan nyo rin na may computation talaga sa science. Hindi talaga mawawala yan. No, malalaman nyo rin sa next lesson kung bakit. No, mathematics, biology, chemistry, and then physics. So, apat, no? So, what about technology? Technology is the application of science. Kung wala ang application ng science, edi wala tayong teknolohiya. 'Di ba? Kailangan natin i-apply ang science, no, para makapag-improvise or makapag-innovate tayo ng panibagong teknolohiya. But in pure science and technology, they are interrelated within each other. That because technology develops new tools for investigating nature, and then new science leads to new application. Papunta rin sa tinatawag na technology. Ayan. Then what about in models? No, ito rin yung application din ng science, no, nakikita natin. Models, they are representation of some objects or event, no. They made it to better understand, no, para mas maintindihan natin kung ano yung, for example, yung physical models, yung mga physical models just like yung ano natin, mga body organs, 'di ba? Mga organ systems, mas lalo natin naintindihan yung mga parts ng mga, sabihin natin, ng circulatory system, skeletal system, mas naunawaan natin once nakapag meron tayong model na ipapakita, no. Then, they are often used if real things is too big or small or complex. Tulad din sinabi ko, yan, yung sa mga three-dimensional models, just like yung mga small models, just small model na hindi naman natin nakikita in our real life, just like for example yung mga cells, yung mga atoms, mga molecules, yung mga organelles inside the living cell, di ba? Yan. The next, models come in a variety of forms, just like physical models, computer models, and even though yung mga diagrams. Yung mga diagrams, ginagamit natin yan para mas lalo natin maintindihan yung flow na dapat nating maintindihan sa mga ideas or concepts na gusto natin pag-aralan, di ba? Mas madali ang may diagram, no? Kaysa sa mismong mga text lang or mga letters or mga words lang yung nakikita natin. So, katulad din dito, gumagamit din tayo ng tinatawag na diagram, no? So, gumamit tayo ng diagram para maintindihan natin yung mga branches, three basic branches of science. So, speaking of branches of science, meron tayong tatlong branches, no? Unang-una, biological science. Next is physical science. Last one is earth science. Unahin natin ang biological science. It is the science of living things. Nakita naman natin. First one is the zoology, is the study of animals. Second is the botany, or the study of plants. And then the ecology is the study of relationship between living or non-living things in our ecosystem. No? So, kung medyo palalalimin natin ang ecology, no? Yung mga meaning niyan, from the word itself, living things. Kapag living things, papasok dyan yung tinatawag na konsepto ng abiot,
na, no, not abiotic, but biotic, biotic component. Then yung non-living things, ito yung mga abiotic component. Living, biotic, non-living, abiotic. Yan, so naintindihan na natin, di ba? The next, physical science, no? So, it is the science of matter and then energy. Yan, so meron tayong dalawang study, no? Na under na physical science. Physics is the study of matter, energy, motion, and then forces, and how they can interact within each other. Then, chemistry is the study of the properties of matter and how matter changes. So, katulad na sinabi dito sa physics, matter, energy, motion, and then forces, nag-interrelate sila within each other, no? Sabi nga doon ng iba, physics is the basic fundamental study of science. From the word itself, basic, no? Pero may computation, no? So, even though aminin ko rin, hate ko rin ng math, but mas lalo pero para sa akin na mas lalo lang ako nag-enjoy pag may computation kapag sa science na naman, but medyo mahina din ako sa numbers, sa meaning ko rin. Lahat naman tayo meron din namang weakness eh. Pero dito yung mapapatunay na medyo kaya din naman natin sakyan ang computation ng science. Then chemistry, no? Chemistry nakafocus lang siya sa matter. No? The properties of matter and how matter changes, no? So, medyo matutuklasin din natin siya within this unit, no? Makikita natin yan. Then, last one is the earth science. It is the system of the earth. So, meron tayong tatlong study ng earth science, no? Tatlong study under nito. Unang-una is yung geology, which is the study of the processes and composition of rocks which change over time. So, it's all about the processes and composition of rocks. Then, meteorology, this is the study of atmosphere that focuses on weather processes and forecasting, lalo na pag may bagyo, di ba? And then, yun yung nagiging perception ng ibang tao kapag nag-aral sila ng meteorology, pag-aaralan nila yung about meteors, even though in meteorology, they focuses on the weather phenomena, no? Yun yung nakalagay dyan eh. Kahit i-search nyo pa sa iba. Then, in astronomy, they study the celestial objects and phenomena that originate outside the Earth. So, kung mapapansin natin, but under ng Earth science ang astronomy? Yung base sa definition ng astronomy is nasa labas siya ng mismong mundo natin or ng daigdig. So, kung masasabi natin dito, masasabi talaga natin na yung earth science medyo may pagka-interrelate lang talaga yung tinatawag na study ng space science. Minsan nga napagsasama na yung earth and space science eh, 'di ba? But it's just almost merely the same, but they are merely different in terms of the aspects of their study. Yun lang naman yun. So there are many more branches of science. They are separate, but they can integrated. The three categories overlap within each other. Unahin natin yung biology and chemistry, which combines into biochemistry. Next is the astronomy and biology, which combined into astrobiology. Last one is geophysics, the combination of the study of geology and then physics. Then last part, last na to. The branches of science are separate yet integrated in terms of physical sciences, earth science, and life sciences. So, comment down below kung gusto niyo sagutan, no? Yung ano nila, yung Venn diagram nila. Kahit i-type niyo lang, natural, hindi niyo naman magagawa yun sa comment section eh. Diba? Malalaman natin kung ano yung interrelationship, no? Kung marunong tayong gumamit ng Venn diagram, diba? So, nakita naman natin dyan kung saan natin ilalagay yung integrated studies ng dalawang study na yan, no? Within physical science, life science, and then earth science. So, kung gusto mo magtanong, mag-comment ka lang sa baba. Kung may hindi ka naintindihan, kung namimilosa po ka lang dyan na hindi mo naintindihan tong lesson na to, maybe pwede mong ipakiulit, or kung talagang nananadya ka talaga, huwag ka nalang manood. Ganun lang naman kasimple, di ba? So, that's all for today. Goodbye.